Hi, Kiel! Ano, kumusta na? Ay, gumagwapo ka, Kiel, ah. Okay, salamat. Kumapayat na, gumagwapo pa. Anong sekreto? Yes. Ano lang, tamang kain, saka proper diet. Ayun. Yummy! Eh, ang sarap kumain. Kiel. Oo nga, ang hirap eh. Ang hirap pa mag-diet, di ba? Mag-diet, lalo na last year, Christmas, tapos New Year. Oh, holidays. Di ba kagagaling mo lang ng Dubai? Hindi, Kuwait. Kuwait, oo. Hindi ka nabutan doon ng gyera. hindi naman. Hindi pa. Pero, kumusta ang career ngayon? Ang after ng big concert mo sa Green Hills? Music Museum, yes. Okay naman. This year, hoping to get better kasi maraming mga naka-line up. And sabi nga ni nanay, payaman lang tayo. Trabaho lang. Work lang. Ayun. And Kiel, anong pakiramdam kasi ikaw yung kakanta ng theme song? I am Mama Sapa na. 26 hours. Actually po, Tita Jana, I'm very thankful and blessed kasi ang daming singers pero ako po yung napili ni Attorney Topacio. And maganda rin yung makasama sa isang advocacy film na alam naman natin na it was a tragic incident para sa mga magulang at mga pamilya ng mga SA-44. So maganda po sa maganda po na nakasama po ko dito naging kasi part ka. Yes po kasi syempre this is actually a historical event po para sa ating mga Pilipino. So sino magko-compose ng kanta? Songs. Sa ngayon wala pa, hindi pa ako na orient about that, pero I think it's going to be a good song. Yan, kasi napakaganda ng material. It's a good song for a good movie. Yes. Eh di ba ikaw ang tinaguring hugot king ng industriya. Ayan. So ito ba ay hugot na hugot ba yung kanta dito nakakantahin? Yes. Yes, alam ko na magiging hugot to kasi syempre kanina pa nga lang sa press ko na sobrang grabe. Na. Grabe yung emosyon sa loob nung kwarto kasi yun nga syempre pag ikaw ay bilang magulang nawalan ka ng anak, talagang napakasakit. Totoo yun. Yun. So I'll make sure that the song that I'm going to sing is sobrang masakit at mararamdaman ng bawat Pilipino. Pusong-puso. Yes, pusong-puso. Speaking of sakit, ayan. doon ako magtatanong. Ilang beses ka na bang nasaktan sa pag-ibig? Maraming beses na. Bakit ano mga dahilan? Ano, iniiwan ka o ano ba? Siyempre, sa trabaho natin, mahirap eh. Hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Minsan, may mga sumusuporta sa atin, may mga selos na ganyan. Selos factor. So, tapos minsan naman hindi kayo para sa isa't isa. Mga ganun. So paano mo i-handle yung mga ganung bagay? Ano? Nasaktan, paano ka agad nakaka-move on? Siguro sumusulat ako ng kanta tapos kinakanta ko na lang kasi yun nga, yun yung isa sa mga outlet ko ever since nung pag na heartbroken ako. Ikaw ba kapag nasasaktan umiiyak? Oo, sobra. Pero ano lang, hindi ko pinapakita sa iba yung pag-iyak ko. Sinasolo mo. Sabi nila, kabawasan daw yung pag-iyak. Kabawasan daw yung pag-iyak ng pagkalalaki. Hindi. Totoo ba yun? Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang tunay na lalaki, kayang magpakita ng emosyon. Kaso nga lang, pagdating sa akin, syempre may mga umaasa rin sa akin. Sometimes, kailangan na hindi ko ipakita yung emosyon ko. Para, dahil ako yung pinagkukunan nilang lakas. Strength. Kung papakita ko na mahina ako, baka manghina rin sila o bumigay din sila. So, mga sacrifices sa family, lahat nandun, nakaatang sa'yo, di ba? Yung mga obligasyon pala. Sorry. Oo. Ikaw pa rin ba nagpapaaral ng mga kapatid mo? Sa ngayon, tumutulong lang sa bahay ganun, and sa mom ko. And hopefully, pagdating ng panahon, yung aking sister ay mapag-aral ko rin. So, maraming plano. Pero, yun, sana maganda rin ang maging takbo. Yes, pagsisikapan. And trabaho lang ng trabaho para kahit pa paano yung may marating. Parang may nasilip ako, love life mo. nung nakaraan. Kaya mo bang pagsabayin ang career at ang love life? Siguro, magkaiba kasing aspeto yun eh. Mm-hmm. Ang career at saka ang love life. Sabi nga nila, kapag nasa trabaho tayo, huwag natin dinadala. Yes, ang mga personal nating mga
dinadala or issues like love life. So hindi naman siguro magiging mahirap. Ang maganda lang marunong kang mag-handle ng oras mo. Ay, diba? Kailangan sa atin 'yon. Kasi kung hindi ka kung paano ka lang iba kasing mga celebrity natin. Pag may love life mo nang inuuna. Mm. Ikaw ba pag pinapili ka ng between love life and career? Mahal na mahal mo. Career. Kasi noon pinili ko na yung love life kasi hindi naman ako nagkamali ka. Oh, hindi ako minahal pabalik. Away, hugot ka talaga. Yung lang. Pero iba yung pag minahal mo yung trabaho mo, sabi nga nila, mamahalin ka niya pabalik. So sa ngayon, masaya ako na nagpapasaya ako ng mga tao, nakaka-inspire ako. Nagme-message sa akin sa Facebook na yung mga pinopost ko sa mga kanta ko, na-inspire daw sila. Kaya so, sa isang babae, ano ba hinahanap mo? Physically? Physically, syempre, maganda. Hindi na ako magpapakaya. Hindi na magpaka-plastic. Sexy, ano? Sexy, maputi, ganun. Mas gusto mo ba yung mainhin? Out siya! Out siya! Either way. Mainhin or wild. At saka naka-blush on. Hindi, mainhin. Mas gusto mo mainhin? Oo, saka more of intellectual. Para kung si si Atty. Topacio. Sexy and... I'd rather have someone smart rather than... yung beautiful and sexy. Kasi pagdating ng panahon, lumilipas ang kagandaan eh. Gusto ko pag dumating yung panahon na matanda na kami, nakapag-usap, may sense kausap yung mga kasama ko habang buhay. Paano kung lahat meron siya? Lahat sexy, meron siya. Smart. Eh, napaka-gifted niya. Paano kung hindi siya sexy, hindi siya maganda, pero mayaman siya at mahal ka? Tingnan natin. Hindi naman hindi naman ako, hindi dahil sa mayaman siya, pero kung yung point na mahal niya ako eh. Why not? Diba? Bakit? Oh, pangalawa kasi... lang yung pa-business. Bakit hindi? Ayun. Piloto ba siya? Ayun. Lumilipad ba siya? Ayun. Nabula si Kiel. Question dyan. Hindi siya, Kiel, a last question para sa akin. Ano yung mga upcoming gigs mo ngayon na gagawin? Like, this coming February, maraming mga concert. Yes, aside from itong ating film about South 44. This February 14, magkakaroon ako ng concert. Valentine concert kami ni Tita Pilita Corrales, June Polistico, and Miss Eva Eugenio. Ayan, and two-part concert siya. First part is fashion show. Ang mag-host si Alex Dixon saka si Sian Lim. So makita-kita po tayo sa February 14 sa Manila Hotel. O, nag-text daw si Morissette. Magi-guest. Magi-guest daw siya ulit. Okay lang naman. Wala naman ako man. Parang plastic yung sabit. Hindi, totoo yun. Totoo. Sobrang And I prayed for her? Oo, pinagdasal ko siya kasi. For her recovery? Kasi masyad na pumiyo. Hindi. Na, siyempre lahat tayo yung pinagdadaanan. Ayun. Sa akin, wala na yan. Thank you. Thank you so much, Kiel. Isang yung sexy doon?